let's now fry our tokwa. As you can see, I spread the tokwa evenly para sabay-sabay sila maluto. And did you know that ang tokwa, yung isang block na ganito, just costs around 25 to 30 pesos sa palengke. Okay, so tipid talaga to na ingredient, a good substitute for meat. As you can see, our tokwa is almost cooked. Ayan. And ang gagawin natin, we'll just lower down the fire, okay? So, huwag nyo muna papatayin yung ating kalan. And, kukunin natin muna yung ating tokwa. So, we have a strainer here. So, strain natin yung ating tokwa. And set this aside. Let's now assemble our sauce. We need 2/3 cup of mayo. Ayan. So, after the mayo, lalagyan natin ng, this is 2 tablespoons of oyster sauce. And then, half lemon lang. Yun, so, yan, pigaan lang natin to. Yan, ito yung ginamit ko pang sa loob, yung grater. So, you can also use calamansi, no? Yeah, so after that, maglagay tayo ng 6 tablespoons of liquid seasoning. So, mas malasa yung liquid seasoning sa regular soy sauce. Pero, kung wala kayong liquid seasoning, pwede na rin siguro yung toyo. Yeah, so, pakonti-konti natin imimix siya. Yeah, so, namix na natin lahat. And we'll now set aside our sauce. So, let's now go back to our oil. So, ito yung hindi natin pinatay, no? For around 2 minutes lang. Okay, so we will bring back our tokwa. Ayan, ito twice fry natin siya. So, we have to increase the heat again to high. Ayan, and lalagyan na natin siya ulit. So, ito twice fry natin siya para mas crispy siya. Ayan o, ang dali niya maging extra crispy o, kasi mainit yung ating oil, hindi natin pinatay kanina. Ayan, so ngayon hanguin na natin siya. Okay, so it's up to you kung gusto niyo pang crispier, pero ayoko naman yung parang batong-bato na wala ka ng malasahan sa tokwa eh. So, for me, okay na to, yung ganyan texture. Okay, so let's now assemble our tofu. So, ito yung ating crispy na tokwa na pinry kanina, twice fried. Ayan. Again, you have the option kung gusto nyo siyang i-air fry, then mas okay because it's healthier. Ayan. And then, ito, mag-a-add ako ng whole button mushroom. Okay, so mura lang ito. Yung large can, or if you have yung sachet, naka-sachet na mushrooms at 20 pesos, yun, meron din yun, mas tipid siya. Yan, strain na natin. Yan. Okay, so andito na yung tofu and ating mushroom. We will now add ito, chopped red onion. So, isa lang siya na medyo medium size. Yun, maliit lang siya, okay na yung isa, no? Unlike kapag white onions, you can put a lot. But this one is very mabagsik ang ating red onion. So, kahit isang maliit lang will do. Okay, and then I will add, this is yung siling pansigang or green chili. Now, ako kasi hyperacidic ako, so I took off the seeds, yung mga buto sa loob. Pero, go ahead and put everything, slice nyo lang diagonally with the seeds. Okay, so mas masarap yung mas manghang, mas masarap eh. We'll now add our sauce. Ayan, so wala na salt and pepper ha, because this one is already very flavorful. Okay, so may oyster sauce na dyan, tapos may liquid seasoning pa. Okay, so, lagay lang natin siya dyan, ng ganyan. Okay, pour lang natin siya.
And so the next thing to do is just mix this evenly. Alam niyo, pag gumagawa ako ng sisig, ito yung pinaka-favorite portion ko kapag hinahalo na yung lemon at saka yung mga pampalasa sa ating protein. Whether chicken siya, pork, or ito, tofu. Kasi naaamoy mo yung lemon eh habang hinahalo. Gusto ko yung amoy ng lemon talaga or calamansi kapag naghahalo ng ganito sa sisig. So let's just mix this evenly. Yan, as you can see, mainit na yung ating seasoning plate. And we will now add just 1 or 2 tablespoons of butter or margarine. Lagay na natin yung ating tokwa. Ayan, so maglagay tayo ng konting buyo on top. Chop na buyo. So again, you can add the seeds if you like. Ako lang kasi tinanggal ko yung seeds para di masyado manghang. Okay. And then some spring onions din on top. So for those who don't have sizzling plate, so pwede rin siyang gamitin ito. Ordinary frying pan will do. So ganun din yung process. We will just add around 1 tablespoon of butter or margarine. Yan. So i-melt lang natin yan ng konti. And actually marami pa akong tira dun sa tokwa natin. Hindi ko lahat nalagay sa sizzling plate. Ayun, so you can just imagine na for just a small block of tofu, marami ka na magagawang tofu, mushroom, sisig. Unlike kapag nag-order kayo sa restaurant, di ba? Ang mahal, di ba? Tapos ang konti-konti lang, puro sibuyas lang yung, alam niyo yon, yung laman. Okay, so ito pa yung sobra ko, guys. So, yan. Ang dami pa, oh, actually. Okay, so increase lang natin yung heat kapag nag-melt na siya. And i-add lang natin yung ating mushroom and tofu.